si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Good afternoon! Good afternoon. Magandang hapon mga kaserbisyo. Welcome po sa programang Ako To si Chang Ami. 3:05 na po ang oras natin. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Naku, marami po ang may sakit ngayon. Usong-uso po ang ubot sipon. Kaya mag-ingat po tayo ha. Inom ng maraming tubig, matulog. Parang pinapayuhan ko yung sarili ko eh, no? At syempre kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kaya umiwas muna ako sa chocolate ngayon. Kamusta po? Namiss po ko po kayo kahapon. Oo, dahil nga po, ayun na nga, bumigay na ang katawang tao. Na kinaya ang mga bagay-bagay ni Chang Ami. Kaya maraming salamat kay Coach V na pansamantala pong humalili sa ating programa kahapon. Thank you, Coach V! Salamat-salamat at always eh, ikaw ay available para maging taong bahay sa Ako To si Chang Ami. Maraming salamat. Siyempre po ang ating programa ay handa pong makinig sa kung ano man po ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga. Ano man pong usapin yan, pwedeng sa buhay, sa trabaho, sa pag-ibig. At bida po sa ating talakayan, syempre, ang malusog na isip, puso at emosyon. At tayo po'y nagsusulong ng tamang komunikasyon para po sa mas matatag na relasyon. Nakikinig at nagbibigay payo, ito po ang programang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ito po ang Ako To si Chang Ami. Hanggang 4 p.m. po tayo. Kamusta po sa ating mga suking mga drivers? O yung mga taxi driver? Pati na rin yung mga jeepney and bus drivers dyan. Basta lahat po nang nakatutok sa kani-kanilang mga radyo sa sasakyan. Tayo po'y napapakinggan ng live na live sa radyo sa Istrenta, 630 kHz po sa AM band. Meron din po tayong live streaming sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ay Teleradyo Serbisyo. Yan po ang ating Viber tuloy. Ang YouTube channel po natin. At sa cable din po, tayo'y napapanood at napapakinggan kung ano man pong cable provider sa inyong lugar. Dito po sa atin sa Metro Manila o sa Quezon City o pati na rin sa Makati. O sa Metro Manila, Sky Cable Channel 26 po. At hello-hello din sa ating mga kaserbisyo worldwide sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ganun din po sa iWantTFC. By today po pala ay October 29, 2024, Tuesday na po tayo. Ay kaarawan po ng isang espesyal na tao na nagmamay-ari ng aking puso. Ay, happy happy birthday muna sa aking pinakamamahal na asawa. Papa Carlo, happy birthday! Happy
Oo. Dapat pala nag-blowout siya, nagpapansit. O sige, sasabihin ko Mayora. Happy, happy birthday, Dada. We love you. Chay, ano na, 75. Charot! Hindi po, 45 years old lang. Naku, yung mga ating mga suki ay nandito na, present. Sabi ni Alicia, Tita Alicia Palomo, gandang hapon siyang A at kay Mayora Sheila. Naku, oo nga, 57 days na lang ay Pasko na. Hello naman kay Dolphy na nakikinig sa atin ngayon at nakatutok sa ating live streaming. Ganun din kay Estrella Garcia, good afternoon. Makulimlim na hapon daw ngayon dyan sa Taytay Rizal. Sabi ni Ann Emerald Penny. Makulimlim din sa North Caloocan, sabi ni Marvin Riabad. Hi, Vanji Basig, kamusta? Si Rosel Pagalanan ay nakatutok din sa atin, watching from Paete, ang ating carving capital of the Philippines. Hello po sa inyo. Si Nona Damian. Hi, Tita Nona. Kamusta po? Nako, yan ang mga nakaredy na ang ating mga suki natin sa ating pong live streaming. At pag ganitong makulimlim, syempre, alam na natin yan, ha? Dapat meron tayong payong. At sabi nga, sa panahong tag-ulan, uminom ng vitamin C. O para iwas sakit. At mga kaserbisyo, kung kayo naman po ay may kwento na nais pong ibahagi, kung yan man po ay kwento ng buhay, pamilya, pag-ibig at kung ano-ano pa, ikwento po nyo yan sa amin at ipadala sa aming Viber number 0919278 3000. Or maaari din po kayong tumawag sa aming hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya tawag na. Pwede nyo rin pong ibahagi ang inyong mga kwento. At iyan po ay aming isusulat para sa aming drama naman po tuwing Biyernes, ang ating pong Chang Ami Presents. Meron po tayong playlist sa ating pong YouTube channel. So pwede po ninyong balik-balikan ang ating mga past episodes po doon ng ating drama. Hindi po ng ating programa. Hanapin nyo lamang po Teleradyo Serbisyo at makikita po ninyo doon yung playlist ng Ako To Si Chang Ami at ng Chang Ami Presents. Para po sa ating episode ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang kolehiyala po na nahihirapan sa mga pagbabago sa kanyang buhay. At daladala ang mga bagahe ng kanyang nakaraan. So paano daw kaya tatahakin ang bagong mundo ng pagtutuklas sa sarili at sa mga bagay-bagay? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Oras natin 3:12 at 57 days na lamang po. Pasko na, magbabalik po. Ang Ako To, si Chang Ami. Bigyandaan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating mga kaserbisyo reporters. Pasok po sa ilang korte sa Bicol Region. Suspendido na hanggang Huwebes ayon po sa Korte Suprema. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Supreme Court, Christian Yusores. Christian? Dahil pa rin sa iniwang epekto at binsala ng bagyong Christine, sinuspende na ang pasok sa ilang korte sa Bicol Region hanggang Biyernes, October 31. Ayon sa Korte Suprema, simula kahapon ay suspendido na ang pasok ng mga empleyado sa lahat ng Municipal Trial Court and City sa Naga City.
first level at second level courts na sakop ng admin jurisdiction ng RTC sa Naga City, Camarines Sur, lahat ng Municipal Trial Court and City sa Iriga City, RTC San Jose, Camarines Sur, at mga sakop nitong Municipal Trial Court and Cities at MTC, lahat ng first level at second level courts na sakop ng admin jurisdiction ng RTC Pili, Camarines Sur, at RTC Calabanga, Camarines Sur, Branch 63, at mga sakop ng Municipal Trial Court. Ayon sa SC, ito ay para mabigyang pagkakataon at panahon ang mga judge at court personnel na tugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya dahil sa pinsala ng Bagyong Christine. Kabilang na rito ang paglilinis ng kanilang bahay at para sa kaligtasan sa biyahe dahil maraming kalsada pa rin ang hindi madaanan dahil sa baha at pinsala. Dagdag pa ng korte, ito ay pagtitiyak din sa kalusugan at kapakanan ng mga judge at empleyado ng mga korte. Suspendido na rin ang pasok hanggang Huwebes sa RTC sa Iriga City, Municipal Trial Court and City sa Nabwa Bato, at Municipal Trial Court sa Buhi, Paao at Palatan. Ayon sa korte, ito ay para naman ma-assess ang sitwasyon ng mga korte, opisina at court record sa mga nasabing korte. Samantala, Tiang Ami, inarang ng Korte Suprema ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa isang press conference, sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na nagdesisyon ang mga mahistrado na maglabas ng temporary restraining order para maharang ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Sa naganap na unbanked session ngayong araw, kinonsolidate, pinag-isa ng mga maestrado ang petisyon ni Senator Coco Pimentel, Bayan Muna at Isang Bayan na kumikwestiyon sa paglilipat ng sobrang pondo ng mga GOCC sa National Treasury para pondohan ng mga unprogrammed funds. Tinatasan na ng korte ang mga respondents na magkomento sa petisyon ng Isang Bayan sa loob ng 10 araw kapag natanggap na ang kopya ng notice. Epektibo immediately ang PRO ayon sa Korte Suprema. Sa serbisyo mo sa Korte Suprema, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 60. Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, sa ibang balita, ilang miyembro po ng House Quadruple Committee umalma sa naging salaysay ng dating hepe ng Mandaluyong City Police sa pagdinig sa Senado kahapon. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pamela, anong detalye? Magandang hapon, Tiang Ami. Kapwa pinabulaanan ni Quadcom Co-Chairs Congressman Benny Abante at Dan Fernandez ang naging paratang ni former Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chair at Santa Rosa City, Representative Dan Fernandez, ay isa itong demolition job laban sa kanilang dalawa. Pangalawa, it's an attack against me and against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. You know, what happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong... Para naman kay House Committee on Human Rights Chair at Manila 6th District Representative Benny Abante, na ang sinambit ni Grijaldo kahapon ay para ilihis ang publiko sa totoong issue. Nauna nang nilinaw ni Fernandez na wala silang pinipilit na lumagnan ang affidavit kapalit ng anumang pabor. Pinatawag si Grijaldo dahil sinabi ng abogado ni Garma na mayroon aniya siyang alam hinggil sa reward system. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, dating child star na si John Wayne Sasse, nakakulong na matapos mamaril sa Pasig City. Sa piitan ng Pasig City Police, ang bagsak ng dating child star na si John Wayne matapos ngang mamaril sa Pasig City. Ang detalye mula kay Marlene Padierno. Marlene? Siyang ami sa panayam ko kay EPD Director Police Colonel William Ortulyao, patay ang biktimang kaibigan ni Sasse matapos itong pagbabarilin bandang alas 7:30 kagabi sa Barangay Sagad, Pasig City. Agad na tumakas ang suspect, ngunit nahuli rin ng mga otoridad kanyang alas 6 ng umaga sa isang motel sa naturang lungsod. Ayon naman kay Pasig City Police Office Chief, Police Colonel Hendrix Mangaldan, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa krimen pero lumalabas na matagal ng kaalitan ni Sasse ang biktima. Naharap ngayon sa kasong murder ang dating child star na si Sasse. Kaservisyo mo sa Pasig City, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padierno.
Kaserbisyo Live Report. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig sa programang Ako to, si Chang Ami. At naku opo, totoo, meron po tayong bagyo pang binabantayan ha. Ito po yung bagyong si Leon, kaya mag-ingat po kayo. Pero bago po yan, happy listening muna kay Tita Loida and Tito Nano Tuason of Pampangin, Pateros. Uy, thank you po ha. Lagi daw po kayong nanonood at nakikinig. Yan po ang pagbati galing kay Papa Benji G. Maraming salamat. At present din ngayong hapon, si Charity Kasipi. Uy, maraming salamat. Si, nabasa ko na ba si Tita Maria Dulce Orate? Ganun din si Robert Clemente na nasa Kalumpit, Bulacan. Si Nona Damian, Ninang Chang Ami na namamas ko po. Ay, Halloween muna, sabi. Chocolates daw munang iaabot. Si, ang merienda ni Anne Emerald ay cassava cake at kalamay. Napakasarap naman. Si Tita Cory Alejandro, happy Tuesday afternoon po at happy birthday daw sa aking asawa. Thank you po. Binabati rin natin si Nona, Maria Dulce, Lina, Anne. Ayan, ang ating mga happy niers, sabi ni Charity. Hello din kay Irene Libre na nakikinig sa atin ngayon na nasa Melbourne, Australia naman. Hello din Grace Groyon, Care Dan. Sino pa ba? Nakong dami natin ngayon ah. Si Maria Rowena Ruiz, present din. Si Lillian Canlas ay nandyan din po. Si Chris John Gatbonton. Yes, si Coach V kahapon. Binabati naman daw ni... Ayun, happy birthday kay Chris John Gatbonton ng Valenzuela. Uy, maraming salamat. Opo, nagbalik na. Nagkasakit lang po ng konti. Si DJ San Stories. Hello din kay Roberto Clemente. At may nababa ko nakalimutan. Si Dennis Faustino. Dennis Faustino watching from Northeast Yorkshire, England. Uy, wow, maraming salamat po. Thank you. Oh, ayan, halos nabasa na ba natin lahat si Virgo Profogo. Okay, ngayong hapon po ay nasa linya na ng telepono ang ating pong kaserbisyo na itatago na lamang natin sa pangalang si Clementine. Siya po ay 18 years old at siya po ay estudyante na napakasipag mag-aral, napakaraming award sa school, nananalo sa mga competition na sinasalihan niya. Ito po yung nagbibigay sa kanya ng genuine happiness nga. Pero daw, meron siyang ibang nararamdaman dahil nga sa may pinagdadaanan siya ngayon. Kaya makakausap po natin. Hi Clementine, magandang hapon. Clementine? Magandang hapon po, Chang Ami. Kamusta ka? How's your day? Life has been better for me po. Finally, the sun shining after the rainfall. Kaya Oh, that's good to know. At saka parang medyo mas masaya ang boses mo ngayon. Okay pa naman po ngayon ng araw. Oo. Lumalaban, sabi nga fighting, 'di ba? Kahit marami tayong pinagdaraanan, lahat naman tayo ay parang talagang ganun eh, no? May mga challenges sa buhay. Yes po. Nabanggit ko nga na ikaw ay isang top student, laging may award sa school, sumasali sa mga competition, pero ang hindi alam ng ibang tao ay meron ka ding pinagdadaanan ngayon. Yes po, that's true po. Oo, lumaki ka pala nang hindi mo kasama ang parents mo. Bakit? Kasi po yung father ko po was deceased when I was a year old, and because of that, my mom had to work abroad kasi onti lang po, maliit lang po yung sweldo dito sa Philippines. Oo. So, I grew up with my lolo and tita. And syempre, may work din po si tita, kaya mag-isa lang po ako sa bahay. Kailan mo na-realize na parang, wala si mama, nag-work? Syempre, nung 1 years old ka, hindi mo pa masyadong naiisip yun. Yes po. So, my mom left when I was 3 years old. Ah, 3. Okay. Yes po, 3 years old. Mm-mm. And lagi po akong pinaaalalahanan ng tita ko po na ito po yung, ito yung mommy mo, ito yung itsura niya.
So, nag-video call po kami despite different time. Iba, kahit umaga po dito, tapos sa kanila, gabi pa. Hindi naman po namin nalilimutan na siya po yung talaga kong mommy and tita ko lang po si tita para at least alam ko po na I still have a parent who's still alive. Mm-mm. So yun naman ay malinaw na na-explain sa'yo while growing up. Yes po. And I learned to accept the fact na lang po na mom has to work abroad to fend for me. Uh-oh. Kasi kung andito po siya sa Pilipinas, hindi po magiging maayos yung buhay. Hindi kakayanin. Yes po. So at what age na mo naramdaman na parang ang hirap pala nang malayo si mama sa akin. Tapos ako nandito kasama ko tita ko at saka lola ko. There was no specific age po talaga. Kasi every time na nagbe-birthday po ako, every time I add a year into my life, never ko pong nalilimutan na kailangan ko pa rin ng nanay. Iba pa rin po kasi yung Siyempre. And love coming from a mother. Mm-mm. Kasi kahit na napapalibutan ka po ng mga taong mahal mo rin naman, ng mga ibang parte ng family mo, ng friends mo, syempre po part of growing up, gusto ko pong makausap yung mom ko, gusto ko pong magkwento sa kanya na ganito na yung update sa akin. Yeah. Birthday na, Christmas na, pero hindi pa rin po siya makauwi. Tapos nagka-pandemic pa po. Okay. So when was the last time na nagkasama kayo ng mama mo? The last time, graduation ko po, umuwi po siya to, para po samahan po ako sa graduation ko po, ng senior high school. What year was that? 50 days lang po siya dito sa Philippines. Anong year yon? 2024 po. Ah, ito this lang. May. Yes po. Anong month? May po. Ah, so fresh na fresh pa lang pala. So, were you able to talk to your mama? Nakwento mo ba sa kanya? Ito yung pinagdadaanan mo? Itong nafe-feel mo? Opo. There was a time po kasi na sa school ko po, sobrang bigat na po nung nararamdaman ko. Hindi lang po siya dahil sa academics, pero yung mga tao sa loob po ng school ko. So, she had to witness firsthand kung paano po ako mag-breakdown. Kasi hindi po ako nagkakwento sa kanya or kinatita madalas po sa mga achievements ko. Nagugulat na lang po sila pag sinasabi ko po sa kanila na I won first place, na may medal po ako. So that time na I reached out to my mother that I am experiencing severe sadness, ganun. Sabi, naka-call po kami noon, tapos umiiyak po ako sa kanya. So, alam niya po pag-uwi niya dito na kailangan niya po pala ng umuwi kasi baka kung ano na po mangyari sa akin. And during that time? Sinurprise po niya ako sa graduation ko na umuwi po siya. So, natuwa ka ba nung nakita mo si mama na nag-surprise sa'yo nung graduation? Yes po, pero nahihiya din po. Bakit ka nahihiya? Si mama mo yun. Kasi po, ano, it's been a long time since we seen each other. And po, growing up, hindi po talaga ako open. Yeah. Do you feel na parang hindi mo kilala ganoon kalalim si mama mo, Clementine? Kasi nga, malayo kayo sa isa't isa? Yes po. Oo. But were you open naman kay mama at diniscuss mo yun sa kanya na parang, ma, sorry, kasi parang I feel na parang hindi natin kilala yung isa't isa. Kasi like, hindi mo naman siya nakakasama ng 24 hours. So, hindi niya alam kung ano yung mga gusto mo at yung mga bagay na naiirita ka siguro. Parang ganun. Opo. Siguro hindi ko man po directly na nasasabi na, Mommy, hindi ako comfortable sa'yo at this point. Mm-mm. Pero I feel like nararamdaman din po niya. Mm-mm. And siya rin po mismo siguro nangihiya kung paano na po ako i-approach kasi I'm already 18 and hindi na po ako baby. Yeah. At saka you also have to help each other kasi talagang hindi talaga kayo magkakilala kasi 'di ba iba yung nakakasama mo araw-araw like your tita or your lola na alam ka na nila 'di ba meron nga minsan nga ako sa mga anak ko yung hihinga pa lang alam ko na oh ketchup kailangan mo ganyan 'di ba
Yung parang ganoon. So parang, syempre, you also have to help your mom na makilala ka. Kasi hindi ka rin niya talaga kilala completely and 100%. Parang ganoon. Opo. Mm-mm. May tinatry ka namang efforts regarding that. Yes po. Nag-update po ako sa kanya ngayong college na po ako. Mm-mm. So I'm starting to break that wall down. That's good. By brick. And nagko-calls din po kami. Mm-mm. So since I'm already on the bigger na po, hindi na po to time para mahiya-hiya pa po ako. Oh, oh. There's not much time left. Mm-mm. So wala pong patutunguhan yung relationship namin. If ganun, nahihiya lang po ako para sa wala. Eh, syempre, nanay ko po siya. Mm-mm. Kahit mahirap, masakit, di ba, you have to make that effort kahit na mga baby steps lang. Yes. Unti-unti, like kunyari, update mo siya na parang, oh ma, hi, alam mo ba, kanina, kunyari lang ha, parang, oh may nagustuhan ako na food, ganito pala siya, na-discover ko, ganyan. Para matitake note din ni mommy mo yon yung mga small things na ganun. Para pag uwi niya, oh alam niya, ah ito pala yung paborito ni Clementine, at least alam ko na, parang ganun. Opo. Oh, kasi mahirap yung katuyuan mo din eh, di ba? At mahirap din yun for a mom. Actually, heartbreaking yun, di ba? Para masabi mo na sa sarili mo na, ako para sa akin personally, di ba? Ang hirap nun na masabi, ng masabi ko sa sarili ko na hindi ko pala kilala ng 100% yung anak ko. Kasi, syempre, iba yung priority ko, iba yung iniisip ko, yung mabigyan ka ng magandang future. Pero bukod doon, meron pang ibang dapat akong gawin bilang nanay. Parang ganon. Opo. Oo. So, kamusta naman yung support na binibigay sa'yo? Like, ni Lola, ni Tita? Ay, ni Lolo po yun. Ah, si Lolo. Oh. Si Tita po, lagi naman po siyang nakaantabay. Andito naman po siya to help and support me. And si Lolo po kasi matanda na po siya. Nandun po siya sa kabila po naming house. We had to move po kasi. Nag-rent po kami ngayon. Kasi, syempre po yung environment, hindi po ako makaka-focus pag masyado pong maingay yung paligid. Yeah. Oo, mahirap din talaga. So, kumbaga, ang kasama mo na lang ngayon, si Tita, ganun ba? Si Tita po, mm-mm, opo. Tapos meron po akong kapatid, baby sister po. So ngayon na nasa college ka, kamusta naman? How's your college life? Kamusta yung environment? Kamusta yung, syempre bagong tao yan, mga hindi mo na nakilala, I mean hindi mo sila kilala, bagong environment, bagong tao, bagong emosyon na naman ito. How are you dealing with it? I can say that college life for every student naman ko is truly humbling. Mm-hmm. To the point that, especially sa school ko po ngayon, lahat po kami is academically smart and diverse in a way. So I'm trying to move on with my previous experience sa dati ko pong school na talagang hindi po siya ganun nag-end na maganda or smooth sailing. Pero now po, I'm feeling better kasi I'm surrounded with a fresh set of people and a wider audience, and mas feel ko po na mas magiging okay po ako dito kaysa po sa dati ko pong school na kung saan po ako nagkaroon ng trauma because I can't heal from the place where I got it. Oh, so yung trauma ba yon na naramdaman mo from your previous school, yung nangyari doon, na process ba yon, Clementine? Siguro po, nasa sa akin na lang po yun. Kasi I'm still healing. Kasi sobrang hirap po nung naranasan ko sa previous school ko, nung patapos na po. Mm-mm. It led to me being diagnosed with major depressive disorder po kasi. Okay. So right now po, because of that, I have trust issues and I find it hard to trust people nowadays because we know that salt and sugar looks the same. Yeah. And I became more cautious and keen kasi not because a person is there or present all the time. They are there for me, cheering for me or is happy for my achievements kasi
Judas was there all along, present but still betrayed oh, them. Diba? Oh, that's a good point. Tama. Ruined po talaga siya. Na kahit nasa circle ko po sila, minsan kung sino pa po yung close sa akin, baka yeah. sila po mag-betray. And totoo. Kaya medyo nandun ka sa part na parang, wait lang, di ba? Iga-guard ko muna yung heart ko, iga-guard ko yung self ko. Di ba? Yun ang pinaka-importante, which is a good thing. Kasi naiisip mo yun at this point, di ba? Kahit na you're healing from that past trauma, di ba? Aware ka pa din na ito ang mga pwedeng mangyari ulit. So medyo ingat tayo, di ba? Yes po. Mm-mm. I can't afford to lose myself again po now that I'm starting to build and heal another version of me. Totoo yan. Well, that's good to know, Clementine. At we'll just take a break at sa ating pagbabalik ay makakausap natin si Dr. Catherine Tan, and I'm sure marami pa siyang maibibigay na mga advice, and if you have questions, pwede mong tanungin sa kanya. So we'll just take a break at magbabalik po ang ako to, si Chang Amy. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Amy. Oras natin, 3:42 ng hapon. At kausap nga po natin ang ating kaserbisyo na si Clementine sa linya ng telepono. At makakasama naman natin via Zoom si Doc Catherine Tan. Hi Doc! Welcome back again sa ating pong programa. Hello, good afternoon, Chang Amy, at ating mga viewers, listeners. And then, hello din, Clementine. It's nice that you are here with us. Yes, Clementine. Ayan, nasa linya pa rin natin na siya ng telepono. Hi, Clementine. Uy, nawala. Nawala si Clementine. Teka, check nga natin muna, Doc. Pero narinig mo naman yung aming naging pag-uusap, Doc. At yun nga, si Clementine ay isang batang achiever, talagang bata pa lang, maraming awards at maraming mga sinasalihang mga contest. Pero siya ay going through a problem, a challenge, kumbaga, sa kanyang mama nga na siya'y lumaki nang hindi sila magkasama, Doc. Yes, definitely. Habang pinapakinggan ko yung story ni Clementine, she resonates a very brave, very smart, very motivated young woman. Nakaka-admire yung mga the challenges that she experienced, and yet she is still thriving and wanting to live the best life that she can get. Mm-mm. At sabi nga niya ay she's healing from a trauma doon sa kanyang dating school. Pero tama ba, Clementine? Nandiyan na siya. Hello po, yes. Ayun. Pero sabi nga ni Doc, napaka-brave and talented mo, diba? I totally agree. Oh, hi, Clementine. Hello po, good afternoon po. At nakikita mo sa boses niya na, Doc, na gusto niya talagang ayusin at siguro malagay doon sa tamang path kung saan siya dapat at this point na very young, 18 years old, di ba? Pero she's going through that challenge na hindi niya kakilala yung mama niya kasi nga umalis 3 years old siya. So how do you think we can help her reach out more sa kanyang mama siguro at medyo mas maging malalim yung relationship nila? Well, for yung relationship ni Clementine at kanyang mom, well, the door swings both ways. So we would like na Clementine would also reach out to her mom, pero sana din at the same time her mom would also be open to having that conversation with her daughter. We would like to emphasize we are so lucky. That we have mga technology such as this, now we're able to communicate even sa ating mga loved ones abroad. Mm-mm. And nakikita din natin na ang laki ng sacrifice and yun nga, all this was to be able to provide para sa kanyang family. Pero yun nga, when we are away,
mas lalong we have to put extra effort with that communication. So aside from being able to spend to give time in that opportunity to talk to each other, pero sana din there would be a consistency to that communication. Yeah. And then sana din there would be a follow through with that communication. So ano, halimbawa each of them would be updated with what is going on here sa Philippines and doon sa abroad. Each of them are also updated sa ano mga likes and dislikes and yung mga challenges nila sa isa't isa. Importante din sana na ano, maintindihan natin yung sitwasyon ng bawat isa. So, like we can imagine, it's very difficult to be a mother working abroad, yeah. Sustaining yung family niya. And then yun nga, yung responsibility is solely on her shoulders. As opposed, ano, sa sitwasyon naman ni Clementine, na she's 18 already, and then starting college already. So there's also a sense of responsibility on her shoulders na it's like, oh, I have to step up already because my family members worked hard, so hard for me. I have to repay what they have done for me. Although we know naman na hindi naman nila hinihingi yung that repayment, pero that sense of ano, yung gratitude na gusto natin ipakita sa ating family members, especially sa mom natin. Mm-mm. At saka kasi ang mahirap dito talaga, Clementine, ang challenge is nandoon ka na sa adulting 101, kumbaga. Kasi nga 18 na, di ba, Doc? Yes, definitely. And ano yung isang challenge when it comes to growing up, well, ito, technically, we still have a brain of a teenager mm-hmm. because brain development is up to age 25. Yeah. So, nandun pa yung challenge of, ano, medyo may pagka-impulsive tayo. Uh-oh. Sometimes we can have, we can make decisions and not thinking of the possible long-term consequences to it. So, we would like to be yes. careful for that. Mm-mm. Pero at the same time, ano, kung halimbawa na we make mistakes naman din, we're human. We all make Uh-oh. Mistakes. Pero it's very important na we learn from them. And then, as time goes by, we also would like to learn about ourselves. So, hindi naman ibig sabihin na, ano, tayo ay, like, ano, we are ourselves, that we would truly know ourselves. So, discover anong likes and dislikes ninyo. Yeah. Ano yung career path ninyo. Mm-mm. Ano yung mga things that you would like to improve when it comes to your personality, character, pero also when it comes to yung mga skills that you may utilize professionally. Overall, if we're talking about relationship, I would say, ano ah, although I may sound, ano, like tita level, pero I ka-level, would say never up. Ka-level ko. Tita level, yeah, tita level, diba? It's like, I would say never rush into commitment. Yeah. Kasi lahat naman tayo, especially ano ha, lahat tayo, our personalities change. Yes, our true likes yan. Likes and dislikes change. Mm-mm. Our priorities change. And definitely, we would know ourselves more years down the line kaysa who we are right now. Mm. And definitely, as I look back, I would rather say, I would say na, I would know myself now compared to even when I was 30. Or lalong-lalo na at my early 20s. Kasi mm-hmm. like I mentioned nga, yung akala natin that we think we're actual adults, pero in terms of brain development, hindi not pa yet pala. Oh. Yes. So overall, I would say na, ano, make the most out of your life. Make the most out of yourself. Set your priorities then. Pero at the same time, ano, when we make decisions, sana din, we would like to simplify things. Yung mga decision making natin sana is the outcome wouldn't be pangdagdag ng challenges or ng problema. Oh, or problema so, or stress. Oh, oh. Yeah, or stress, di ba? So, example lang din na, halimbawa, we know how expensive it is to raise children. Yeah. So, perhaps we would like to consider family planning. And then we also understand ano yung mga needs natin. So,
And then we would also want to prepare for retirement in the future. Ayaw natin umasa yung finances natin with other people. And then of course, we also have to take care of our mental and physical health. It sounds very overwhelming as an adult, pero I would say ha, you would, in college, it's not just about what you learn in the classroom. Your professors will bombard you with a lot of challenges. Pero part of the learning is also being able to juggle all that. Mm-mm. The adulting part and then the responsibility part when it comes to the, yung classes natin. Para pang preparation din siya with ano, real life. Real life, oo. Clementine, syempre, ito nga, sa, nabanggit mo, di ba, nasa college ka na, so bagong buhay to, bagong journey, iba na yung mga aspirations mo, iba yung mga goals mo. Is there anything ba, Clementine, na parang naiisip mo na in the past na parang holds you back sa mga gusto mong gawin ngayon? Or are you, kumbaga, completely healed na or hindi pa rin? I'm not that 100% healed pa po kasi because time itself will heal naman po. It takes time yeah. to heal. Oo, naman. Healing is a messy process. Hindi naman oo, po siya. Hindi siya ganun kadali at hindi rin siya one size fits all, 'di ba? Kaya yes. ang importante sa amin ni Doc Catherine is yung ikaw, yung how do you feel and how are you taking all of this right now, 'di ba? My point po na because I was an achiever when I was in high school, there's a thought lingering na, what if in college I'm not that smart anymore? What if hindi na po ako magaling? What if? Ang dami pong what if. Marami siyang what if, Dokat. Sa ako, sa tingin ko bilang nanay, okay lang yun. Huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo. And hindi mo rin naman, syempre, nung college, ngayong college ka, iba na rin to. Iba rin yung mga pressures, iba rin yung challenges compared nung high school ka. Tama ba ako, Dokat? I totally agree with you. We have to remind ourselves na nobody's perfect yeah. and we're allowed to make mistakes. So unfortunately, maybe part of yung culture natin, part of maybe how we were reared, yung mga beliefs natin, possibly also part of the school system na ano like you're vying for perfection. Yeah. Pero I would say then na, you know, even making mistakes is part of the learning. True. And then also, those instances when we don't get what we want, that's also part of the learning. How do we fail gracefully? But the most important part is how we get back up. Yeah, how we recover. How we recover. So, halimbawa naman na we're not having the same type of grades that we were expecting when we were in high school and in college. Kasi, like what Clementine mentioned nga, na there's a lot of people out there and I realize na, I'm competing with 8 billion people. So, it's like it's a pretty big comparison compared to, that small pond that I came from. So, there's, like different variety of people. Well, being a variety, it's not all about grades, eh? It's also about like how you handle your stressors, how you cope with your challenges. You know, at the end of the day, when it comes to success, there are studies that are showing that it's not about intelligence, eh? They say it's about emotional intelligence, pero there's also a factor that we call grit. So the ability to handle all those challenges and situations through life. Parang yan yata yung nabasa ko, tama ba, Doc? Nabasa ko yan yeah. eh. Parang AQ, parang adverse quotient, parang ganun. Yeah, so it's a book by Angela Duckworth, and then she was pointing out na in her TED Talk, na studies show that a big factor when it comes to success is grit. Mm-mm. So it's not about it's not about the grades, pero being able to outlast all those challenges then, and how to handle it.
sometimes it may not be gracefully, which is totally fine. Pero at the end of the day, we all make mistakes. And whenever we make a mistake, we would get back up and ask ourselves, what did we learn from it? So that we can take something in and then make it part of us to make us like a better human being. Oo. Clementine, medyo warrior ka ba? Ganyan ba ang ano mo? Yes po. There are times that I always get anxious of the things that I can control, of course. But I'm starting to learn to accept or to embrace uncertainty. Kasi I know that pag hindi ko ginawa, what if it turns out to be good or better than not trying at all? And I also read the book that Doc Catherine mentioned about the grit. Mm-mm. And I've learned a lot na hindi siya about always being on top. Because winning isn't always success and failure is not always fatal. Mm-mm. Sabi nga po, diba, pag hindi ka po nagsisail, it means that you're not growing anymore. You're just like a boat in stagnant water. Totoo. And my biggest competition po talaga is not other people, but it's myself on how I can juggle workloads and balance it. Kung paano mo i-manage yung time mo, how you will manage your time, how will you, you know, deal with your stress sa mga challenges mo every single day, yun ang pinakamahalaga. And siguro, very important din, Clementine, na don't be too tough on yourself. Kasi ako nung bata-bata din ako, ganyan din ako. And then na-realize ko ngayong 50 na ako, sabi ko talaga, bakit pa ako masyadong ganun sa sarili ko? Eh, pwede ko namang itulog yan. Parang ganun, di ba? Meron ngang libro, don't sweat the small stuff, sabi nga nila. Pero I understand na pag bata ka talagang ganun eh, you want things to be perfect, lahat magawa mo, pero kung hindi mo man siya magawa, okay lang din, may ibang araw magagawa mo pa rin, di ba, Doc Kat? Totally agree. Mm. And I would like to emphasize, see how smart and graceful Clementine is. She was able to sum this all up and apply it to herself. Yeah. And it looks like that you've been applying it to yourself already. Congrats, Clementine. Yeah. Oh, parang nakakatuwa lang that, you know, she's sharing her challenges with us. And I'm sure marami ang naririnig ngayon ng kwento mo, Clementine, na makaka-relate at masasabi nila, ganyan din ang pinagdadaanan ko. Buti na lang narinig ko yung kwento ni Clementine today. Oh, that's it po. I actually love talking with people who are older and wiser than me. Like, po, Chang Ami and Doc Cam. Parang ang sakit lang ng older, Clementine. Charot, joke lang. Okay lang yun. Basta, alam mo, walang problema, Clementine. You're always welcome na tumawag dito at magkwentuhan tayo. And we're good to know na naandun ka na sa process kung saan ikaw ay healing na, di ba, Doc Kat? Slowly, she's getting there. And alam mo yung mga gagawin mo, di ba? Yes po, and it's an eye-opener din po yung mga sinabi niyo po that maybe I'm being too hard on myself. Kailangan kong huwag masyadong isipin muna yung mga bagay. Huwag ka masyadong mag-worry, kalma lang muna daw, sabi, kalma lang. Thank you for that po. Thank you ha. Thank you, Clementine, for sharing your story with us. And Doc Kat, maraming salamat din. Ang dami na naman naming napulot mula sa inyo. Thank you again for your time. You're most welcome, Chang Ami. And happy to meet you, Clementine. Thank you for having me again. Thank you. And Doc, if may mga interesado po to get in touch with you, where can they find your social media accounts? Meron po ba? Or website? Well, they can find me at Facebook, Instagram, and then I'm also at LinkedIn. And then, we have a clinic. It's called iPsych Incorporated. It's located at 1801 Centoria Medical, Makati. We have a website, so you can just Google iPsych Philippines. So it's like iPhone, pero iPsych. Yeah. And it stands for Innovative Psychiatry. Yon. Maraming salamat, Dr. Catherine.
And maraming salamat din kay Clementine at sa lahat po ng ating mga kaserbisyo. Abay, kulang na naman ang ating oras, pero ganun talaga. Susunod na po ang headline sa Hapon with Sir Tony V. See you tomorrow. Bye! Ako to, si Chang Ami. Ito po. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.